Puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinapan. Magsiawit kayo at siya'y pagdamal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababaang loob nating sambitin, inaamin ko sa mga makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalam naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ang mga Israelitay nakarating sa ilang sanay noong ikatlong buwan nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Rephidim, nagpatuloy sila sa ilang sana at nagkampo sa tapat ng bundok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap nang naririnig ng mga tao upang sila'y maniwala sa iyo habang panahon." At sinabi ni Moises sa Panginoon ang pasya ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga kasuotan at humanda sa makalawa, sapagkat ako, ang Panginoon, ay bababa sa bundok ng sanay para makita ng mga tao." Kinaumagahan ng ikatlong araw, nagkukulog sa bundok at sala sa labat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng tambuli. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. Pinangunahan ni Moises ang mga tao, papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos.
Ang bundok ng sanay ay nababalot ng usok sapagkat bumaba ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumailan lang ang lisak tulad ng usok ng isang pugon at ang mga tao'y pinagharian ng takot. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng kulog. Ang Panginoon ay bumaba sa tuktok ng bundok ng sanay at pinakyat niya roon si Moises. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ng iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nalulukluk sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilaan magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga abo. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakikita, at nakikinig, ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa. Natutupad niya sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip at nagbalik loob sa akin at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga.
Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kapag tayo ay nabibigyan ng oportunidad o magagandang pagkakataon, ang laging prinsipyo at ang payo sa atin ay samantalahin natin ang oportunidad na ipinagkakaloob. Dahil nga, sabi din, yung oportunidad minsan lamang dumating sa atin. Kaya hindi dapat sayangin. Kaya dapat ito ay tanggapin, pagyamanin. Sapagkat ito ay tunay na biyaya ng Diyos sa atin. Ngayon sa ating ebanghelyo, nagtanong ang mga alagad ng ating Panginoon sa Kanya kung bakit dinadaan ng ating Panginoong Jesucristo sa talinaga ang Kanyang pagsasalita, nalutigit doon sa mga Hudiyo. Dahil narito yung ating Panginoon na nagpaliwanag kung bakit niya ba sa talinhaga niya dinadaan yung kanyang pangaral. Dahil ito pong ebanghelyo natin ay nandoon sa 13 kabanata ng ebanghelyo ni San Mateo. At ito po yung itinuturing na kabanata ng mga talinhaga. At ito po ay inilagay ni San Mateo dahil kung titingnan natin yung kanyang ebanghelyo mula doon sa chapter 11 and 12, doon nakaranas ang ating Panginoon ng pagtanggi at hindi pananampalataya mula doon sa mga namumunong Hudiyo, yung mga eskriba at mga Pariseo. Kaya naman, dito sa 13 kabanata ng kanyang ng ebanghelyo ni San Mateo, doon ginamit ng ating Panginoon ang mga talinhaga. Kaya naman, malinaw yung sagot ng ating Panginoon doon sa kanyang mga alagad. No? Nagsasalita siya sa pamamagitan ng talinhaga sapagkat itong mga namumunong Hudiyo ay tumitingin ngunit hindi nakikita, nakikinig at hindi nakaririnig, ni nakauunawa. Dahil ang totoo ay napapakinggan naman nitong mga religious leaders yung pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Nakita nila ang mga himalang ginawa ng ating Panginoon. Nagparami ng tinapay, nagpagaling ng may sakit, nagpalayas ng mga demonyo, pero naging matigas ang puso ng mga ito. Kaya sila ay may sariling pananaw tungkol sa tagapagligtas, sa kanilang Mesiyas. Kaya hindi nila matanggap ng ating Panginoon ang siyang Mesiyas na isinugo ng Ama sa kabila ng mga himalang nakita nila na ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga, doon natin mauunawaan kung bakit gumagamit ng ating Panginoon ng mga talinhaga. At doon ay pinahayag ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na tunay na sila ay mapalad sapagkat nandoon ang kanilang kabukasan at kababaang loob na tanggapin ang mensahe ng ating Panginoon. At dahil nga mababa ang loob ng mga ito, nauunawaan nila mismo ang pangaral ng ating Panginoon. Kaya ito isang napakalaking biyaya para sa kanila. Kaya naman, tayo
ay pinaalalahanan ngayon ng ating Panginoong Jesucristo na huwag nating sayangin ang napakalaking biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Mayroon tayong tainga na nakaririnig ng malinaw. Mayroon tayong mata na nakakakita ng malinaw. Nakakapagsalita tayo ng malinaw. Kaya sana gamitin natin ito upang matanaw at mapakinggan natin at maunawaan ang mga biyayang pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Nawa, samantalahin natin yung pagkakataon at oportunidad na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon upang lubos nating maranasan ang kanyang pag-ibig at pagliligtas sa atin. Sana, huwag nating sayangin. Dahil ito yung isang mahirap na kaugalian nating mga Pilipino. Yung tayo'y malalaki ang sakahan na kung saan nandiyan na yung oportunidad. Ang prinsipyo naman natin, sakana. Lagi nang si sakana. Sakanang sakana hanggang lumipas ang lahat. Hanggang masayang ang mga oportunidad at biyaya na ipinagkakaloob ng Panginoon. Kaya sana ito ay magsilbing mahalagang paalaala sa atin. So ipinakita sa atin yung nasayang na oportunidad nung kanyang mga kababayan. Dahil nandun na siya, hindi pa sinamantala, sinayang. Kaya sana tayo, huwag nating sayangin ang oportunidad at pagkakataong ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang mga biyaya na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, nawa ay lubos nating pahalagahan upang sa gayon, sama-sama nating makamit ang inahangad nating kaligtasan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat ang mamahal sa iyo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinagutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel,
na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at tanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawa. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisaayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoon,
kaligtasan sa pamanit, ingatan ako ang lingkod mo nananalig sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kabagan. Anyaya mo'y lumapit sa'yo, huwag magkubli, huwag kang magtago sa bawat sudok ng mundo. Ang lingkod mo hanap sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kabagan. Aminon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan sa panganib, ingatan ako ang lingkod mo nananalig sa'yo. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pangbansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan sa masama, ilayo mo ako. Ang sugo mo umibig sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit,
takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ang tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay isinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng Main Church at ang Main Repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may mga mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Klego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Paalala po, huwag iwanan ang mga kalat sa upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyari sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad at eksperimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, ipinagdiriwang ang mga pamparokyang sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman ang inyong makikita ang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hulyo ay mga nakareceive na schedules noong nagdaan taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap ni ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panitilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Mumawit kang masaya, mumawit kang masaya. Sa Panginoon, umawit kang masaya.